Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Josh Power TB, at ang kanyang request ay tungkol sa 2024 defense budget ng Armed Forces of the Philippines. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Noong nakarang linggo sa ginawang Senate deliberation para sa 2024 National Expenditure Program or National Budget, itinulak ni Senator Bato Ronald De La Rosa na pataasan o dagdagan ang appropriation para sa Armed Forces of the Philippines para mapatibay nito ang depensa. Ayon kay Senator Bato De La Rosa, na ang defense or ang Armed Forces of the Philippines ang pinakawawa o pinakamaliit dahil sa 5.768 trillion piso national budget for 2024, 4.9% lamang ang napunta para sa defense budget. Ayon sa datos or data mula sa Department of Budget and Management na ang social services ang may pinakamalaking allocation, isipin nyo, 37% sa kabubuhang national budget or ibig sabihin 2.183 trillion piso sa 5.768 trillion piso national budget for 2024 ay mapunta sa social services. Ano ba ang mga social services ng Pilipinas? Ang social services, ito yung mga serbisyo ng pamahalaan na ibinigay para mapakinabangan ng komunidad tulad ng edukasyon, pangalagaang medikal, at pabahay, kasama nito ang DSWD. Kung halimbawa magkaroon man ng kalamidad, nagbibigay ang DSWD dati ng 4 to 6,000 bawat household. Siguro ngayon ay aakyat na ito sa 10,000 na ibibigay na ayuda sa mga lugar na salanta ng kalamidad. Pero kung hindi ka malakas sa barangay opisyal ay hindi ka kasama sa listahan. Kasama rin sa services ang purpose ng DSWD. Ngayon, nilakihan na ito para lalaki rin ang puhunan ng mga nanay na nagmamadyong at nagtutungits na mga miyembro ng purpose. At ito'y sinundan rin ng economic services na may allocation na umabot sa 1.709 trillion piso or 29% sa kabuuan ng national budget. Ang economic services ng Pilipinas ay gaya halimbawa ng mga industriya at agriculture. Ibig sabihin nito, pag nagkagira man at nilusob ang Pilipinas ay magtatanim na lang tayo ng kamuting kahoy. At kasunod sa economic services ay sumunod naman ang general public service na may allocation na 15% or 893.3 billion piso. At kasunod naman ito ay ang debt services na may 12% allocation or nasa 699.2 billion piso. At ang pinakamaliit ay ang depensa na mayroon lamang allocation na 282.7 billion piso or 4.9%. At bawasan pa ito ng mga sahod at mga retirement ng mga sundalo, kaya kaunti na lang ang matitira. Yan yung dahilan na hanggang ngayon ang BRP Sierra Madre ay hanggang ngayon ay hindi pa napipinturahan dahil walang pangbili ng pintura. At lalo nang hindi makabili ng mga multi-role fighter at mga submarine at mga missiles kung sabay-sabayin lahat ito sa pagbili. Kaya hanggang BRP Pambot na lang ang Philippine Navy at hanggang Super Mangkanor na lang ang Philippine Air Force. Pag hindi madagdagan ang allocation na ito na 289.7 billion piso or 4% sa buong kabuuhang national budget, ayon naman kay Senator Bato De La Rosa na kung siya lang ang presidente sa Pilipinas ay tatawagin niya lahat ng mga economic team para bawasan ng tag 9% ang kanilang mga sektor at ibigay ito sa depensa. At sagot naman ni Finance Secretary Benjamin Jokno na pwedeng-pwede ang gusto ni Senator Bato De La Rosa kung siya ang naging presidente. Kaso lang hindi, kaya hindi masusunod ang kanyang gusto. Ito ang sinabi ni Benjamin Jokno. Ibig sabihin nito na kay President Bongbong Marcos lahat na desisyon kung palakasin ba niya ang depensa ng Pilipinas o ganyan na lang na napakakulilat. Ayon pa kay Jokno na importante na mapatuloy at mabigyan ng malaking pundo ang social services gaya ng DepEd at Department of Health at DSWD. Para daw may magasto ang mga opisyal ng DepEd kasi laging nagsiseminar ang mga opisyal ng DepEd, gasto dito, gasto doon, wala namang naitulong para uunlad ang edukasyon. Sa paralan nga sa probinsya ay maraming mga paralan na walang upuan, sira ang mga building. Ito namang mga opisyal sa DepEd ay panay biyahe, nakahotel pa ang mga yon. At ito namang taga DOH ay panay order ng mga gamot na overpriced.
At ang DSWD naman ay panaybigay ng purpose para pampuhunan ng madjong at tungit sa mga nanay. At parang ibig ba sabihin ni Jokno na hindi importante ang Armed Forces of the Philippines or Depensa ng Pilipinas? Laging nagjujoke ito si Jokno eh. At sinabi naman ni Senator Bato de la Rosa na kahit man lang madagdagan ng kaunti ang budget ng National Defense para mayroong pambili ng water pump or water cannon gaya ng nangyari nung nakaraang buwan na kung saan binumba ng Chinese Coast Guard gamit ang water cannon ang barko ng Philippine Coast Guard, hindi man lang makagante ang Philippine Coast Guard dahil wala ngang cannon or walang water cannon ang kanilang barko. Dahil wala nga silang pambili ng water pump dahil kulang sa pundo, kaya ang ginamit na lang ng Philippine Coast Guard ay tabo na lang na para bang fiesta ng San Juan na hagisan ka ng isang tabong tubig. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, napatawarin nyo ako pero ang puso ko ay nasa military or uniform personnel dahil nakasama ko sila at nandun ako, nakita ko ang aking mga tauhan na nagbuhis ng buhay sa panahon ng bakbakan laban sa mga insurgent at mga terrorist. Ito ang sabi ni Senator Bato de la Rosa. Sagot naman ni Jokno na matutupad ang kahilingan mo kung ikaw ang presidente. Ito si Jokno, panay no eh, hindi nag-i-yes. Sagot naman ni Senator Bato de la Rosa na ayaw niya maging presidente. Ang gusto lang niya ay suportahan ang Philippine Coast Guard at ang Philippine Navy laban sa patuloy na harassment ng ginawa ng China sa mismo teritoryo ng Pilipinas. At sagot uli si Jokno na may halong joke. Pagtatakbo ka ng presidente sa susunod na eleksyon, para kung manalo ka, mapalakas mo ang Armed Forces of the Philippines. Sa social services, 37.9%. Economic services, 29.6%. Debt burden, 12.1%. General public services, 15%. Defense, pinakakawawa, pinakamaliit, 10.9%. Now here's a hypothetical question. Halimbawa, ako ang presidente. I am the president, ha? Social justice natin masyadong malaki. 37.9%. Pwede mo bang tanggalin yung tail niya na 0.9%? Idagdag mo sa defense? Is it feasible? Is it doable? If you were the president, it can be done. But I will have to explain to you why it's difficult to do it. Of course, since you're the president, I will do my best to comply. You argue to me that hindi po pwede yan, sir, dahil ganito ganun. Sabi ko sa'yo, hindi naman yan totally tanggalin. Bawasan mo lang ng kunti. Idagdag mo sa defense para makabili tayo ng barko na may malaking powerful na yung pump, malang water pump na pag binuhusan din ng tubig ng China, ng Chinese ship, maka-respond tayo tubig sa tubig. Forgive me. My heart goes to the MUP because I've been there, done that, and so my people dying before my eyes during encounters with the enemy. Ang akin lang appeal sa'yo, if I were the president, Secretary Jokno, tanggalan mo lang ng konti sa dulo yan, oh, idagdag mo sa defense. Yung nga, despite your resentment, despite your yung lahat ng mga argumento mo, sabihin ko, no! Tanggalan mo yan, lagay mo dyan. Kaya, sir? Kaya? Ha? Kaya? Presidente, kung ikaw ang presidente, done. It yun! Done. Sige, hintayin natin. Maging presidente ako at palakihin ko itong... hindi, wala akong pangarap maging presidente, ha? Gusto ko lang talagang makalaban yung ating mga tao doon. Yes po, naintindihan po namin yung need, especially now. That's why, given our limited fiscal space, we still tried to increase the budget po of our defense sector. In fact, the share is from 4.4 to 4.9%. And ganun din po sa Philippine Coast Guard, because we understand during the budget deliberations po is that meron po silang mga barko, pero wala pong ammunitions yung mga barko po natin. That's... Ito naman ang problema. Kung mayroong ginawang harassment ang China, ay nag-iingay ang mga yon, tapos nagbibigay lang sila ng kapiranggot na budget para sa depensa. Ayon naman kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez na kayang sinuportahan ang increase ng defense budget na naging 282.7 billion piso na, dahil mas malaki ito kumpara nung nakarang taon na nasa 203.4 billion piso lamang.
Mr. Speaker, bakit hindi mo nalang gawing sarado na 300 billion ang defense budget? Yun ngang social services ay 2.7 trillion piso ang laki. Sagot naman ni Speaker Romualde sa akin, ikaw na lang ang magpresidente, Yul Matso, para matupad mo ang gusto mo. Aba, para din si Jukno eh. At ayaw naman kay President Bongbong Marcos na ang 282.7 billion budget para sa depensa ay kaya na nitong madepensahan ang Pilipinas laban sa mga pagbabanta o external threat. At ang 282 billion piso ay kaya na nitong mapalakas ang depensa ng Pilipinas gamit ang mga BRP Pambot at Super Mangkanor. Aba, tama. Bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ating mga kaibigan gaya ni Romer Agno. Hanggang sa susunod, maraming salamat.